area na ito, dito banda tinuturo yung isang sinasabi na tinamaan daw ng kidlat noon. At doon rin ang turo ng ating gamit. Sa pagpapatuloy po, like lang po, share, subscribe, at pindutin nyo lang po ang bell. At kung gusto nyo mag-comment, mag-comment lang po kayo. May katanungan kayo, magtanong lang po kayo. At handa ko pong sagutin yan sa abot po ng aking makakaya. So guys, ito na naman po tayo sa area na ito. Papakita ko na naman sa inyo yung isa pang tinuturo ng gamit natin sa lugar na ito. So napansin ko lang na ang gamit po natin dito ay maraming tinuturo. So isa na dyan yung antique porcelain. So meron rin ditong treasure na tinuturo. Pero yung iba, apurahan na lang yung mga nilagay na palatandaan na akala mo ay normal lang, natural lang, pero yun pala dahil meron tayong gamit na accurate dowsing rod, ay natutukoy po natin yun. Okay guys, sige, start na po tayo guys. So guys, dito ang tinuturo niya sa likod. Yan guys, yung kahoy na yan talaga na bali na yung sanga niya sa taas. Oh. Yan. Nahulog. Pinabayaan na lang kasi natatakot silang maglapit dito eh. Baka kahit magandang panahon, tamaan sila ng kidlat. Bigla-bigla lang kasing kumikidlat dito eh. Kahit na maliwanag ang kapaligiran, kahit walang ulan. Kaya takot sila ito maglapit. So nilapitan ko na lang para mabiduhan ko guys. So i-detect, i-locate po natin uli ng accurate dowsing rod. Sunod, tatandaan ko na naman po uli yung mga kantuhan ng karga. At dahil po ito ay sa likuran natin yung sikatan na, ay lubugan ng araw. Doon po ang sikatan ng araw, dito po sa likod yung lubugan, at ang lupa ay paislanting, pa ganun, nasasakupan po yan ng lubugan ng araw. Well guys, alam nyo na yan, basta manganga ganyan, nasa 20 to 24 feet lang po yan. Yan po ang regular na deep na baon ng mga Japanese imperial nung pagbaon nila. Meron ring malalalim, nasa 120 feet, pero magandang palatandaan yun. Mas maganda pa rito. At ang karga nyo, nasa 100 metric tons. Pero wala akong nakita nyo dito. Sa Mindoro lang yun meron. Pero meron rin siguro dito, hindi ko lang natatagpuan. Dito pa lang ako sa Kapatagan. Okay guys, baka meron rin dun sa aakyatin ko sa susunod na araw o linggo. At ipapakita ko sa inyo yung sinasabi na meron doong pinapabantayan ng mga taga-Jaika sa mga tribal. Okay guys, lapitan ko na po.
Oh guys, yun, meron nga talaga ang karga doon. Base sa ating accurate dowsing rod, sukatin na po natin, ilagyan ko na po ng mga tanda yung kantuhan para masukat. Well guys, automatic na ito, 24 feet ito guys. So yung kahoy na yan, ayan ay kahoy na tinatawag na buringot. Okay, guys, buringot yan guys, yung yan po ay food plan ng butterfly na Papilio helenus. So isa rin po ako dating butterfly breeders, nagkukulture ako ng butterfly, kaya kilala ko po yan. At yan po, kung amuyin mo siya guys, matapang yung amoy niya, manghang. So ito nga po ay buringot. Ito po ay kadalasan ginagamit namin rin namin sa mga pugaran ng manok para yung mga hanip, mga dapaw o hanip doon sa pugaran ng manok ay mawala. Okay guys, buringot ito guys, nag-iisa lang itong puno dito. Ang karamihan ng puno dito, yan yung bugtaytay. Yan, bugtaytay. Tapos wala na, yung karamihan puro ganitong mga dahon na makikintab na magaspang. Ito nag-iisang puno lang ito guys. Malaki ito, malaki na ito masyado. Pero kung wala itong karga sa baba, ito po ay mas malaki pa. Pero ito po ay sinasabing isang marker, puno. O guys, sukatin na po natin. O ito yung, yan yung ginawa kong kantuhan eh. Sunod ito yung isa. O guys, 4 feet guys. So yung haba nyo guys, cutin natin. Yan. Whoa. So guys, 4 feet by 4 feet yung laki. Dito, nandito. So, mapapansin nyo guys, sa tinatayuan kong ito, lubog ito. At kung pupukpukin mo yung ilalim nito, basyo. Kumbaga may clearance yung ilalim nito, guys. Bakit po nagkaroon ng clearance, guys? Ganito po yan kasi, yung lupa po ay nagbaba sa ilalim. Bagamat may lupa rin po siya dito sa taas, puno po yan ng mga ugat. Yung mga ugat na yan, dyan po naipon yung ibang mga lupa na umangat. Ngayon pagka baba ng tambak sa ilalim, so nagkaroon sila ng clearance, kaya nagkaroon ng parang umuugong sa ilalim. Pero guys, malalim yan, 24 feet yan. Yan yung tinamaan ng kidlat sa tanghaling katanghaliang tapat. Tinamaan ng kidlat guys. So natakot na sila ngayon magpunta rito, lalo na mainit ang panahon. Bigla lang daw kumikidlat eh. Pero pasalamat tayo at walang kidlat at hindi tayo tinamaan. Okay guys, yan. Okay. Yan ay puno ng buringot marker na ginawa nilang para sa kanilang treasure. So guys, malaki yan. Pero kagaya ng sinabi ko, ito ay pababa pa ganun.
doon po ang sikatan, dito po ang lubugan. Nasasakop po siya ng lubugan, kaya 24 feet guys. Okay, sa inyo, alam nyo na yan. Sa susunod na kung kayo ay makakita ng ganyan at hindi kayo marunong gumamit ng dowsing rod na kung gaano kalalim, at nakita nyo namang siya ay ginamit sa palatandaan ng treasure, gayahin nyo lang guys yung pamamaraan ko. Sigurado yan guys, pag naabot nyo yun, tama yung sinabi ko sa inyo kung gaano kalalim. Okay guys, ganyan kasi yung pamamaraan ng mga hapon. Tingin lang yung sikatan ng araw, lubugan ng araw, yung forma ng lupa. Okay na yung lalim. Okay guys, so susunod, kita-kita na lang tayo guys. Pupuntahan po natin yung isang bundok doon na kung saan ay sinasabi na bundok ni General Yokohama. Pero guys, nakita ko maraming pumupunta doon ngayon kasi maganda yung falls doon na pinupuntahan ng mga tao. Doon rin sana tayo pupunta, pero sa sunod na lang. Mahirap mag-video doon, maraming tao. Okay guys, sa susunod po, kita-kita tayo. Hanap tayo naman ng ibang area. Kailangan maka 100 videos tayo na ma-share ko sa inyo. Nang sa gayon, maka-start na ako ng hukay. Mapa-antik man ito o treasure. Yan po talagang pangako ko. Pag meron akong 100 videos na ma-share, pwede na po ako maghukay. Guys, salamat sa inyong panonood at kita-kita na lang po tayo. God bless. Ingat po kayo palagi. At sa susunod, samahan niyo uli ako sa paghanap ng mga treasure na hindi pa nahukay hanggang sa panahon ngayon.